discussion natin between NRX Ecclesiastes versus East Creek Esports, kung saan makikita natin kung sino nga ba sa kanila ang makakapunta sa puntong sila na nga ngayon nabubuo ng top 10 teams natin into our qualifier sales. But then, again, this is our Just ML Christmas Cup. You're hearing me, Honey Glacy the Double E, together with me is Ken. This is powered by Dito Telecommunity, our newest telco in the Philippines. Dito empowers the gaming community with high-speed data that will help them achieve their victories in the battlefield. And nakikita natin ngayon, Kent, ha, nagkakabuuan na naman sila ng kanilang mga sistema into our game number 1 for this best of 3 series. But now, look at the bands, Kent. Makikita natin ngayon, Hayabusa, Esmeralda, and also that Eudora is sticking out of our list. Grabe naman talaga yung labanan dito sa ating qualifiers from the Group B, the NRX Ecclesiastes versus the East Creek Esports. Siguro mas matinding bakbakan to kasi ito na eh, parang Honey Glaze, okay lang na matalo ka sa unang round sa ating qualifiers, pero huwag dito sa dulo. Alam mo yung sakit na malapit ka na sa finish line pero napatid ka pa rin. Grabe. Iba yung sakit eh. Iba yung nasa utak mo at mindset mo kapag gano'n yung nangyari sa'yo. Sino kaya yung mangpapatid sa kanila dito, no? Dahil NRX dito, securing in their Paquito as their core. Between their lineup, siguro mapapaboran ko dito yung NRX Ecclesiastes. Dahil nakikita natin yung lineup nila. They have the crowd control, they have the burst capabilities. Pero, karina naman ang pinanghawakan ulit dito ng East Creek Esports. Let's still see kung ano yung magiging execution nila in this game. Number 1, best of 3 series. Again, this is Honey Glacy the Double E. Kasama ko ngayon si Kent. And this is Just ML Christmas Cup, powered by Dito Telecommunity. Sino sa tingin nyo ang mapupuruhan at sino sa tingin nyo ang makakuha ng ganti? Dahil game number 1, let us all welcome you into the last series of this day. Sino nga ba ang tutungo sa hantungan natin na makakapunta into our top 10 teams for Just ML Christmas Cup? Let us all welcome you guys to the battle between East Creek Esports and NRX Ecclesiastes. Grabe, lahat sila handa na, Ate Honey Glaze, sa ating Land of Dawn. Ito na lang isang team ang hinahanap natin for the NRX and the East Creek Esport. Pero Ate Honey Glaze, alam ko may NRX din sa female league natin, no? And meron din tayong NRX for our Christmas Cup. Yes, exactly. Ito yung mga teams natin na talagang familiar na sa ating mga ano, sa ating mga mata. But now, nagiging agresibo na rin naman na Ryzen dito, securing in together with the rest of the members of NRX with that Little Wonder. Pero mukhang hindi pa rin talaga nagtagumpay dito sa pangaagaw ng East Creek Esports. Kaya naman ngayon, this is a good lead for NRX, if I may say, dahil pwede na lang maunahan dito with the momentum ang East Creek Esports. Matitingnan na lang natin dito, bottom lane natin, this is a good lead between Desiree and also si Lad. Nakita natin yung magandang execution ni Lad using Nathan, pero let's still see if this is going to be winnable against Desiree, dahil nga si Desiree dito, he's still commendable with the leads and with the advantage that it has using in the hero nature na meron siya. And now, this is our worst minute mark game time kung saan nakapag-itcha na kaagad dito si Ryzen nung walang ka-idea-idea, si James nung walang manay, na biglang binato na lang dito ni Ryzen all the way in the middle lane towards that first year turret laban dito sa NRX. And speaking of NRX, onto the top lane naman, nakikita naman ngayon naiiba sa si Micaela at wala na rin talagang magiging ligtas pa from that pick off since it was a 2v1 situation. Ito na nga, it's a 1-for-1 exchange na nga nangyari, Ate Honey Glaze, sa ating last series, game number 1. Sino kaya unang makakabasa sa dalawang team na to? Kasi kung sino una talaga makakuha ng momentum, eh lamang na agad kasi wala na sila magiging takot for the game number 2. Plus, sila yung maganda ang bunot sa ating mga bara. Kasi alam nila sa, yung confidence kasi kapag ka nananalo ka ng game 1, eh tumataas talaga kapag ka nakalamang ka na. Kaya nga eh, ang ibig sabihin dito ni Ken is yung momentum na nabubuo ng East Creek Esports ever since series number 2, kung saan nakakuha sila ng magandang lead when it comes to the back line damages and also the backup plans na ginagawa nila laban sa kalaban nila kanina, that was Lazy Annihilators. And now,
dito natin makikita kung kaya ba nilang ipagpatuloy yung momentum na iyon. And now, speaking of, ha, nakapanimula na rin kasi dito ang NRX. One-to-one na kaagad ang naging exchange natin. And there is the contest for the Crabcoin na hindi na nahuli pa dito ng East Creek. It was a voice lead for NRX, pero bumapabor naman dito tayo when it comes to the itemization kasi na pwede nating ibigay for East Creek Esports. But speaking of, we have our East Creek na nagkakaroon na naman dito ng sakuna all the way from the top and kay Mikaela ay napuruan na naman nila Kenshi. And this is a good timing for East Creek Esports para magpatuloy sa kanilang mga resources dahil they can buy themselves some time to get in any amount of control laban sa NRX yan. But speaking of, si Mike dito, medyo nagiging alinlangan na aanigan natin dito na pwede siyang mapuruhan nila Nathan. Kaya Flicker Out is already committed by Mike. Ito na nga eh. 2-4-1 agad at ihaniglis ang East Creek Eastward and the NRX sa may top lane. Killing spree na agad si Kenshi. So, it means lahat ng kills ng East Creek Eastward eh si Kenshi pala ang nakakakuha. Mm-hmm. And to take note, dapat NRX alam na nila na grabe gumamit si Kenshi ng Karina. Dapat, siguro I think kung ito yung magiging sanina pagkatalo nila, dapat mas binan na lang nila yung Karina kasi nakita na nila to na ginamit ni Kenshi sa second series ng ating laro. Wow, nakaligtas pa rin naman dito ang isang Lunox all the way from the middle lane. Kaya naman ito na yung magiging ganti. Nagtawag na nga dito na tropa. There is the ejector, there is the flicker in, there's the hero's rat. Mapapakita naman nila ngayon si Crazy Kang kung paano maging crazy enough to go in for the kills dahil binabatukan, inaarangan niya na lang din ang mga East Creek Esports dito. But now we're going to see here Kenshi is still getting in the kill. Pero there is opportunity for Nathan to secure in that first hero turret all the way from the bottom lane. Even though na nakakuha sila ng mga sakunan dito ng mga treats, there is still that trade-off. Ito ang maganda kasi sa NRX. Hindi sila nawawala ng composure kapag naunahan sila with the pick-offs, with the clash potential ng East Creek Esports dahil NRX dito laging may nagiging trade-off. But speaking of trade-off, hindi ito magiging trade dahil ito ang initiation na binigay ngayon ng NRX. There's another ultimate there costed by Crazy Crab pero nakasagot naman ng entropy dito all the way from that Nathan. And now with the Feathered Air Strike, it's one of the reasons bakit mapapa-atras ngayon ng NRX. Mapapa-atras talaga dito ang team ng NRX. Pero Ate Haniglis, sa tingin ko eh, mahaba pa to. Kung kanina nga yung game number 3 natin sa second series eh umabot ng almost 30 minutes, lalong-lalo na dito sa ating do or die series na kung sino mananalo eh aabot sa 8 naghihintay. O siyama, kasi nakapasok na ang team ng KSG Gaming kahapon sa day 1 of playoffs natin. Tignan natin kung sino yung kukumpleto sa list natin dito at ating games. Kaya nga eh, dahil na naman, Feathered Earthstrike to secure in zone. And that is not just the zoning capabilities that he has, kundi isa yun sa mga pick of potential na meron siya. We have here another aggressive place na lililatag na ngayon ng isang Parsa. At ito ang gusto mong makita na hindi possibly using ang Feathered Earthstrike. But now, magwawala na naman dito si Crazy Cam. Going in for the Hero's Rat para hindi naman niya mahahabol ang makukuha na natin from NRX. But still, it's a good lead and a good initiation for East Creek Esports. Dali momentum and also the control ay nandito na laban dito sa mga bottom lane heroes natin from NRX and tingnan natin kung magiging secured ba dito ang NRX all the way from the top lane dahil low na kagad dito si Lad, nananakbo na kagad siya but Gems all the way from the bottom lane was able to go away for the kills habang tumatakbo na lang din papalayo dito pero hindi naka-dash out, hindi nag-ipabor dito kay Lad yung mga opportunity makalaya siya from the pick off from the hands of Zone and also Shy all the way from the middle lane but still it's a good distraction for the side of East Creek Esports para makakuha na naman ng objective. Red team turret has been destroyed. When it comes talaga sa objective, no? East Creek Esports, nabasa lang sila kanina no series number 2 sa game number 1, pero ngayon, buo na yung dugo nila at kung makikita natin yung itemization nila, yung lapo-lapo nila, meron na dito ang Blood Laza. Tapos yung Karina, ang grabe yung kunat niya agad na factor na pwedeng maibigay sa NRX. Imagine, meron na siya dito Athena Shield, meron na siya dito yung Thunder Belt, marami na siya pwedeng ibigay na damage output eh kasi ang kunat na nana si Kenshi mabilis lang yan pero may blockback sa may middle lane.
Yes, yung tensyon ay namumuo na nga na, pero they have your Kenshi to go in for the kill. Kaso siya lang na-pick-off, unang-una pa lang, James was able to go in for another pick-off as well. Para sa mga magiging trade, pero hinahabol na lang ngayon ang mga nakaganti ng appeal. We have your lad to go in for the double kill. Three members are still down. Nakikita naman natin ngayon na papasok pa rin naman dito si Shy to go in for the knockout strikes. Nawala tuloy sa mapa dito si Mike. Pero we have your Lonel Crazy Cram, not crazy enough to go in for the disengage. Kaya nakabawi naman dito si Shy. Throughput track and that second, or that first here to it, all the way from the middle lane, and they still had the open opportunity para makasecure dito ng kanilang turtle buff, and this is not going to be contested though, pero tingnan natin kung makakakontest ba dito si Kenshi. Naka-apak siya ng Cyclone Eye, pero nagiging hesitant pa rin naman siya dito with the advantage of Raisen na ma-eat siya, magkaroon ng alley of plays, and they still have the advantage na makapag-control, makakuha ng contest dito for the early, for the following engagements naman dito ng NRX. Ilang minuto na lang at Tiani Glaze, makikita na natin yung mga full potentials nila. Kasi although lamang ng dalawang kill ang team ng Iskrik Esport dito, eh hindi naman halos lumaki yung gold na kalamangan nila. It's a 1.5, isang core item lang yan. Kapag nagbigay na dito ng maganda, eh si Raisen isa ejector lang yung mabigay niya for the Iskrik Esport. Masisira na ang depensa dito ng Iskrik Esport. Isang pick-up na matindi lang for the NRX, eh makakabawi na sila ng maganda-ganda dito. Yun nga eh, isang bawi at isang pitik na lang din talaga ng NRX dito, no? 2K is just ahead onto the side of Iskrik Esports. Pero still, tingnan natin kung ano yung magiging kasagutan dito ng NRX. Lalo na't ngayon na sinazonot na lang sila dito ni Gems. They are eyeing for that first turret at hindi nila ito pinakawalan pa. There's a ejector coming to you by that Johed. Nandito naman yung panimula ng Circling Eagle to go in for the answer, going for the knockouts. Tapos, nakasagot naman dito ang kabilang side to go in for the kills. Kaso nga lang, hindi naging kulang at hindi naging sapat pa ang mga magiging potential nila. And now, there is a double kill na may bibigay nila. At kaso, nasuntok nga na siya dito ni Shy. Going in for the shutdown. And now, we have a 3-1 exchange. Still in favor of Iskrik Esports. Magandang panimula at magandang kasagutan nito for Iskrik para maibigyan nila ng katuldagan dito ang NRX para makakuha ng magandang bawi dahil they are the ones protecting in themselves for the winning conditions na binubuo na nga dito ng NRX. Bakbakan na nga kasi 12 seconds na lang, Honey Glaze, eh lalabas na ang ating level 1 Lord. At tignan mo naman yung mapa dito ng NRX. Ang laki na. Ang liit na pala, Honey Glaze. Iskrik Esport, the red derecho yung panalo nila. Galing sa last series eh. Alam mo yon, Honey Glaze, kapag talaga yung potential mo ay napakita mo na, magtutuloy-tuloy na yan habang tumatagal, lalong sumasarap o lumalakas ang laban dito ng Iskrik Esport. Exactly. Ayun nga rin ang nakikita ko dito, no. Iskrik kasi, they have a solid start. Pero nakasagot naman din early on ng NRX with the comeback potential na ginagawa dito lagi ni Desiree. Ang problema nga lang dito ni Desiree ay hindi niya na napanghawakan yung gold lead niya. To the point na nahihirapan siya dito with the gank potential na Lekenshi and even lad. Crazy gank pa dito ang isa sa mga nagiging problema tindik ng NRX dahil nga sa sustainability and sa damage output na binibigyan niya dito every time na magwawala siya dito inside the clash na ini-initiate dito ng NRX. X up against him. And even though na nandito na nakapwesto ang NRX around the Lord, nangangambak pa rin silang ituloy ito dahil nga with the itemization and the early on lead ng Iskrik Esports ay nandun pa rin. At wala silang turret advantage dito para mapangunahan ng Iskrik Esports for that Lord. They don't have any vision, they don't have any security kung gusto nilang mag-disengage. And now, we have here the Lord na sinisimulan ni Lad, pero I think this is a beating of tactics na papupuwersa niya dito ang NRX na lumabas sa mga nilulungga nila. And speaking of ha, nag-aabang na rin dito, Crazy Crab, there is na ejector na sumugod sa kanya. There is a no time intended for him para makasagot lang din dito with the Heroes Rat. Pero tingnan natin ngayon yung magiging bigayan ng mga kupunan natin from the side of Iskrik Esports. They are starting off with the Lord, pero Raisen dito giving a lot of pressure with the use of the ejector. Laban dito ka ni Jets. Entropy is now there para makakuha ng kias, para makakuha ng pick-up, pero nakasagot naman dito sila to go in for the kill. Kenshi, however, will go going in for the backup, but now we have the double kill na may sisecure niya. Going in for the triple one, and now there is another pick-off na magbibigay na nga ngayon nila to go in for another 4 members are out from the side of NRX. Tapat ang nawala sa kanila, and now it's already 12-minute mark. It's our game time, and we still have here the first level Lord na kailangan pang depensahan ni Shy para may panalo itong game number 1. I think game number 1, ang laki na ng pabor
for the East Creek Esports. Kasi tignan mo naman na, Hanigley 16-8 na ang ating scoreline dito, almost 5k gold din. Tapos may level 1 Lord pa, pero may bakbakan na naman na. Bakbakan to saan? Nanalo na nga dito si Keshi to go in for the kill, pero nakasagot naman dito si Desiree to go in for another pick. Oh, shoutout naman dito ka na Keshi. That is going to be another pick of na ginawa nila ngayon, pero the stun of the Curse of Crow. James was able to go in for the head naman dito ka na Shy. Two members are already down. The minion is still threatening the base of NRX, and hindi na ito magkikitret dahil sa gamal ito for the winning conditions na binuo na nga ngayon ng NRX. East Creek Esports will be securing in our game number 1 into this best of 3 series with a standing of 18-11. Iba yung naging bawi dito ng NRX, pero I gotta say it was a strong lead ng East Creek Esports para magpatunayan natin na pwede silang manalo dito sa best of 3 series, and they did. First game ay napasa sa kamay na nila, pero syempre hindi naman ito naging madali. Hindi ito basta-basta binigay ng NRX laban sa side na ngayon ng kalabang team nila. It was East Creek Esports, but still, what are your thoughts about this, Kent? Napakaganda ng panimula for our last series of the day. Alam mo, Honey Glaze, tatlo lang yung thoughts ko dito kung bakit Iskrik Esport nanalo. Unang-una, Parsa, nakita na kanina ng NRX na grabing gumamit ang Iskrik Esport ng Parsa, the Feather Airstrike. Ang sakit kasing backliner ng Parsa natin. Imagine na damage output na kaya niyang ibigay. Pangalawa, the Karina, the Kenshi, grabe, sobrang sakit. Ang bilis kumuha ng objectives, ang bilis umikot sa mapa, ang bilis kumuha ng kills at mag-clear ng minion waves. Kaya naman lamang na lamang si Kenshi laban sa Pakito. Tapos imagine yung kanyang ano, yung mga pang-ilag niya sa physical attack ng isa nating Pakito Ochoa. Eh, naandun din. And pangatlo, at ang hindi naman mahuhuli, yung Clint. Exactly. Na potential ng isang clip talaga. Kaya tignan mo, hindi pa dapat matatalo yung game na, hindi pa dapat matatapos yung game natin, pero yung Clint, nilirekta tower na ganun siya kasakit, ganun siya kabayas. Joke lang ha. Pero Clint talaga, ang sakit talaga ngayon, guys. Exactly. At hindi rin kay ganito nabigyan ng pagkakataon si Lad para makakuha ng magandang advantage to go in for the kills. But that is just going to be it for our first game of the series. Magbabalik kami, Hanigli si Dedoble, kasama ko ngayon si Ken. And again, this is Jessimel, Christmas Go!